Hi, bro. Good morning. Ikaw yung ano, pati niya nung ano? Anong nangyari nung mahuli siya dahil wala kang helmet? Tapos, anong sabi sa inyo enforcer? Ang sabi lang po sa akin, yung back ride ko po walang helmet. Kasi natural lang po siya. Okay. Pinakita ko po yung lisensya ko. Bakit mo naisipang ipakita yung lisensya mo? Kasi nga po, naka-student lang po siya. Oh, sige. Anong sabi ng enforcer? Sabi po niya, sige, ilagay ko yung pangalan ko para yung quota po sa... Pati nga anong lisensya mo? Quota po sa student permit. Okay, hawakan mo. Saan bang LTO dito? Dito po, sir. Salamat po. Salamat po, sir. Brother, alam mo na na nakalagay dito, isususpende ka ng 1 year. Hindi, sir. Bali, yung na-email lang po sa akin, doon ko lang po nalaman. Doon mo nalaman? Opo. Kayo. Brother, good morning. Sinong ano dito? Dito po sandali, nag-CR lang po. Tawang guard. Yeah. Ayun, guard lang. Ibig sabihin, sir, nalaman mo lang na masususpende ka 1 year dahil doon sa email? Sa email po. Ito ano? Opo. May 1 year suspension? Eh, ewan ko kung ba't nangyari yon. Then, pasok po. Thank you. Nandiyan ba si Hepe? Ayun po, sir. Thank you. Sir! Ay, kuya. Kuya, anong lakad mo, kuya? Dito. Pahisto. Pahisto. Sige po. Brother, sinong hepe dito? Kuya. Brother, umuwi ka na. Paling. Yung dalawa, yung kasama ko. Hi, brother. Good morning. Chip, good morning. Good morning, sir. Good morning. May idudulog kami sa'yo. Ayan, picture muna. Presidente po ng Pangulo ng... Toda po. Toda o Todas? Todas. Todas ng pulang. Ano ba naman to? Ako na lang. Ako na lang. Nasaan ba ito? Ah, hindi. Marunong ako eh. Nasaan ba ang pinipindot dito, Brother Mar? So, ayan, Brother Mar din po ba yan? Yan. Salamat po. Alika yung dalawa. Alika, salamat po. Morning po. Yeah. Good morning. Good morning. Chip, ito kasi. Nakausap ko na ito. Ako na magkukwento para mabilis. Kung may itatanong ka, di malalaman. Nahuli ng LTO enforcer ito. Yung kanyang girlfriend, walang helmet. Tama naman ang pagkahuli sa party na yon. Okay. Ang dala nitong driver, student permit. Student permit. Itong girlfriend niya, nagpakita sa enforcer ng driver's license. Apo. Siyang angkas. Ngayon, chief, kaya kami pumunta dito. Bakit
ang lumabas sa printout, pinadala sa kanyang email, siya, chief, may babayarang multa na 1.5 para sa not wearing helmet. Yes po. Pero may babayaran pa rin siyang 3,000 pesos driving without a valid driver's license. Considered valid yung kanya student permit kasi sa batas pinapayagan student permit ang dala niya at may angkas siyang lisensyado. Accompanied by a professional driver's license. Ikaw po ba ang chief dito? May problema. Nilalabas po, tinuturoan. May problema tayo. Ikaw ang LTO chief, pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ang pagkaalam mo, chief, student permit siya, dapat ang kasama professional driver. Sinong nagturo sa inyo nun? Po yung aming matagal na consignation dito po sa driver's. Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. By the way, madam, recorded tayo, naka-video, public interest, public awareness. Kasi wala tayong pag-uusapang personal. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tamang pagpapatupad ng batas. Pakitawag nga si George. Kailangan ko kasing ipakita sa iyo eh. Hindi ko ini-expect na ganun ang pagkakaalam mo. Kailangan kasing mabasa ni chief eh. Alika brother, ito adjudicator. Ang trabaho ng adjudicator, pag may contest, ikaw ang nag-iimbestiga, tama? Nahuli ng enforcer ninyo, ang angkas niya walang helmet. Tama ang pagkahuli kasi ang angkas walang helmet. Ang kanyang dala, student permit. Ang dala ng kanyang angkas, non-professional. May violation siya na no helmet. Walang question doon. Ikaw ang adjudicator. Ang tanong ko sa'yo, dapat bang patawan siya ng 1-year suspension? Depende sir dun sa ano eh. Kasi po, teka muna, wag depende. Ito lang po kasi, sa yung po sinabi namin ng professional, kasi po, motor nga lang po pala yung tinatay niya. Ang sakay po niya eh. Ano kaya po, yung sa non-pro, okay siya okay. Dahil... Hindi. Teka, nag-makos-makos na tayo. Teka, nag-makos-makos na tayo. Hindi pinag-uusapan dito motor o jeep o tricycle. Jeep, makinig ka kasi importante ito dahil malaking porwisyo sa katulad niya. Student permit dala niya, ang angkas niya, non-professional driver's license. Doon sa usaping lisensya, bawal bang ginawa niya o hindi? Tama po yun. Na-authorize na yung angkas niya, non-professional. Tama po. Hepe, mag-usap nga kayo ng adjudicator ninyo. Kaya sinabi ko, hindi na wala sa loob ko na motor lang yung sasakyan. Hepe, ulitin ko po sa'yo. Hepe, ulitin ko sa'yo. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo lang o tricycle o jeep o kotse. Nasa ano po kasi yun eh, di ba? Kung ang sasakyan. Nako, may problema tayo, Hepe. Sige po. Hepe, hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license. Andala. Yep. Ang sinabi ng batas must be accompanied by a duly licensed driver. Hindi sinabing non-pro, hindi sinabing professional. So, pag sinabing duly licensed siya, pero hindi professional. Walang sinabing ganun eh. Okay. Alam mo bang mabigat? Kaya mula Cavite, pumunta ako dito. 1 year siyang masususpende base sa pagkaintindi po ninyo. Ipinapaliwanag ko sa inyo na malaking perwisyo ito sa katulad niya. Dahil kailangan niya ng lisensya pagpasok sa trabaho. Okay, student permit. Kasama niya yung angkas, non-professional authorized ng batas yan. Pero kung dahil sa maling pagpapatupad, sususpendihin natin siya ng 1 taon, napakahirap. Okay lang sana kung tama ang pagpapatupad ng batas. Bakit lumabas sa printout
nagbabayad siya ng 3,000 at suspended siya ng 1 year. Sir, kasi yun po yung initial ano natin eh, violation dito. Yung initial dito. Violation. Yung po na nakatikit. Ano. Yun po yung kasing ini-encode namin dyan. Eto ang problema kasi. Kasi kung ito ay nagtiwala sa LTO at hindi niya alam na mali itong gustong mangyari ng LTO, tatahimik na lang siya, sorry na lang. Tatanggapin niya yung suspension niyang 1 year. Eh kawawa naman. Akin na na yung lisensya mo. Diyan na po. Yung lisensya mo. Malamang po meron. SP po nakalagay. Ang pangalan niya mabuti isinulat ng enforcer ninyo. Yung pangalan ni... Sa taas po, sa taas. Yan. At ang sabi na enforcer ninyo, ililista ang pangalan niya. Okay. Uulitin ko, madam ha. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo, kotse, o jeep, o tricycle. Pinapayagan ng batas, kapag student permit ang dala, non-professional, or professional, pwede. Adjudicator. Sa daan pa lang po kasi, sir, nag-uusap na yan. Hindi, pinapaliwanag ko, tama ba ako? Apo, tama po. Chief. Ganun, kasi kawawa yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Ilan po bang enforcer ninyo? Ang nanguhuli po dito, regional office po ng kanya, hindi po kami. Hindi kayo? Pinapasok dito lang po nila pinapasok. O sige, pero dahil ang ticket sa inyo, dito po gagaling. Siyang adjudicator. Kung siya ay magbabayad ng multa, for not wearing helmet, yung angkas. Mariresolve mo ito ngayon din. O sige, tingnan natin kung mariresolve mo. O may pera ka dyan, 1,500. Meron po. O magbabayad ka ng 1,500. 1,510. Gusto kong mahintay yung resulta. Oo. Kasi kapatid, alam mo, ako ay, alam mo namang retired police ako eh. Huwag mong galingan magpalusot kasi supposedly wala na ito ditong pag-uusapan. Itong suspension. Huwag mong sasabing ipapag na ipakita. Kasi dapat dyan ang enforcer ninyo nag-note na dyan na meron siyang angkas na lisensyado. Yung po yung wala. Para wala ka ng problema. Kaya po wala. O kaya nga huwag ka nang magpalusot. Ang hanapin natin, itong enforcer na ito, sino ba ito? Nankil po, nankil. Nankil. Madam, tao mo ito o sa regional? Sa regional office ko yun. Sige, at... Kung may note po... Ano bang may sakop dito? Region 3? Region 3 po, sa Pampanga po. Sino ang regional director ng LTO? Si, ano po? Sige, at sasabihan ko, lecturan itong tao niya. Ano yung pilyedo? Nankil po. Nankil. Apo, nankil. Kasi kung tama ang ginawa ni enforcer, wala na tayong argumento. Kung may note po dyan. Hindi ko mabubuking chip. Mabuti na rin na nangyari ito. Para nalaman ko, may problema din, i-correct natin. Hindi sir, yung kung nakipag-uusap sa akin dun sa ito, maayos na po dun. Kasi alam mo, alam mo kapatid, kaya ako siya sinamahan. Alam ko sistema ng LTO. Magagawa pa siya ng contest letter sa iyo. Pero yan, napakaliwanag. Ikaw bilang adjudicator, nakasulat, di ba? Ibig sabihin, kumbinsido ka na siyang angkas, no? Okay. So, ang suma total nito, ang mali, itong enforcer ng regional. Kasi madam, brother, dapat po nila kung isinulat niya accompanied by Miss Gacheco with non-professional driver's license. So, wala na saan ang ganito. Di ba? Hindi ko alam kung paano mo, gaano kabilis mo i-resolve ito. Kasi ito... May answer yan sa... Meron po yan sa... O sige. Ano po yan? Auto-contested. Auto-contested po nila. Auto-contested. Pag sinabi yung auto-contested, sa level mo... I-click lang po dun sa... I-click lang. Sa level mo, kita mo, justified. Actually... Sa Xerox lang po namin. Oo, ayan na lang po namin. Sa Xerox lang po yung license nung non-pro. Neng, alika. May tanong ako sa'yo. Huwag kang ma-open, ha? Handa ka nang mamatay. Handa kang mamatay, hindi? Mag-helmet ka. Ikaw, nakahandang mamatay ng girlfriend, hindi? Hindi, sir. Bakit hindi ka nag-helmet? Nakaliwanan lang, sir.
Hindi, hindi. Mas matataranta ka pag na-aksidente ka eh. Oh. Ay, hindi pala. Ba't matataranta pa eh? Putok na ang ulo. Wala ka nang alam doon. Ilan taong ka na? 28 po. Uulitin ko, handa ka nang mamatay. Opo. O, diba? Mag-helmet. Oh. Mahal mo ba talaga siya? Opo. O, nagsasawa ka na sa kanya. Sabihin mo, mabuti na. Nakalimutan lang po. Eh, baka malimutan mong mabuhay siya. Yeah, pag-usuting ano po lang eh. Hindi, kasi ang helmet napakahalaga. Isang ganun lang. Patay. Kaya tinanong ko kung handa ka nang mamatay eh. Sana, wag mo nang ulitin. Kasi baka sa susunod, hindi na tayo magkita pag hindi ka nag-helmet. Ikaw naman kapatid, sigurado ka mahal mo siya. Opo. Parang hindi eh. Mahal po. Mahal mo talaga. Eh dapat wag mo siya isakay pag wala helmet. Opo. Hindi na po. Paglilinaw, tinutulungan kita, hindi para konsintihin ka. Kasi hindi usapin dito yung sa for not wearing helmet. Kasi hepe, tanggap naman niya eh. No? At kaya nga tinatanong ko sa girlfriend niya kung handang mamatay. Hindi ka pala naman handa, huwag mo nang ulitin. Ikaw naman, kung totoong mahal mo ang girlfriend mo, pagsuotan mo ng helmet. Apo. Diba? Apo. So, ito, ipapatawag ko, tatawagan ko yung regional director ng Region 3. Dahil ito pala, enforcer ng regional LTO. Hindi ninyo enforcer. Mabuti na lang, yung adjudicator mo magaling. May adjudicator akong kilala eh. Sir, yung... Kung wala lang siyang pamilya, patatanggal ko talaga siya eh. Yung about nga po dun sa... Narinig ko po yung vlog niya minsan na napanood ko. Yun. Atas po, binasa ko yung... Siyempre, nag-research po ako ng tungkol dun. Baka hindi naman po ako agad maniniwala eh. Oo, nag-research ka. Wala akong nakalagay. Ibig sabihin na doon mo natutunan dahil doon sa pinos ko. Pag unang ko na po yun, narinig ko niyo pa ako. Apo, para po. Pag may nakita kang video ko, Chief, kahit hindi ka interesado, panoodin mo. Kahit hindi mo natingnan yung mukha ko eh, pakinggan mo na lang. Tapos pag confused ka, katulad ng ginawa ni brother, ng adjudicator mo, confused siya, baka mali yung sinasabi ko, nag-research. And he found out na tama yung sinasabi ko. Kasi kawawa naman to. Oh, sige. Chief, brother, gaano katagal mo ma-resolve ito? 5 minutes? 10 minutes? Sa 15 minutes na po tayo, sir. Oh, sige, hintayin ko. Gusto kong sige. Ma-settled. Sige. No. Oh. And in fairness naman sa inyo, enforcer pala ng national, ng regional. Regional. Pero Chip, alam mo na ngayon. Yes. Ha? Yes, mabuti wala kang enforcer. Baka kung busy ni Chip, daming iniisip na ano eh. Daming pang ilang pang pupunta dito mga ata. Ito, kaya ko ginagawa. Paglilinaw kay Chip, baka sabihin mo, bakit si congressman na, ginagawa pa yan. Ako po, major pa lang, ginagawa ko na ito. Hanggang sa nag-kernel, hanggang nag-retire. Then, kalooban ng Panginoon, nakapwesto tayo sa Kongreso, hindi ito trabaho ng congressman. Yes. Napakasama lang na dati ako may advokasya, nung naging congressman ako, wala-wala na. Hindi naman tama yon. And, brother, ayaw ko kasi yung... Actually, saglit ko lang ipahanap yung contact numbers nyo. Kaya lang, hindi ako kampante, natatawag lang sa telepono. Kasi alam mo, pagka tumawag sa'yo, brother, ikaw ba adjudicator dyan? Yes, sir. Si Congressman Busita. Parang andating sa tenga, parang nananakot agad eh. Tama ba ako? Offensive para sa inyo yon. Na parang binabara ako ko, di ba? Samantalang ma-explain natin na ganito, malinaw sa lahat. Plus, andyan yung ebidensya, mabilis mong mariresolve. And thank you. Ilan taong ka na dito? 10 years na po. Kasama nung pagka-job order. 10 years. Hanggang ngayon job order ka? Di ba? Ano na po ako? Hindi, kasi kung job order ka, makikipag-usap ako kay Asik Bigor Mendoza. Kasi magaling siya, tapos
job order, away-away na. So, hindi ka na job order. TRO1 na po. Transportation Regulation Officer 1 po. O, di ayos. So, ayos. Binata, may asawa? May asawa po. Ilan? Magdadalawa na po yan, anak. Magdadalawa po, anak. Hindi makasagot na ganit siya. No? Anong misis mo? Nagtatrabaho? Hindi po, nasa bahay. Nasa bahay lang, oo. Payong kapatid, maging mabait lagi. Kasi, baka may kunwari, may mag-a-approach sa'yo, magko-contest, harapin mo ng maayos. Alam mo bakit? Ipapaliwanag mo ng maayos. Kasi adjudicator ka. Kasi baka may dumulog sa'yo, may problema, hindi maganda yung pakikipag-usap mo, eh pwedeng, alam mo, may tao pag problemado, umapatay eh. Di ba? Kung yon, kasi malaking, kasi mahalaga ang trabaho mo bilang adjudicator. Pag may lumapit sa'yo, kahit mali siya, ipaliwanag mo ng maayos. Kasi baka pasupla-suplado, hindi mo na-explain ng maayos. Halimbawa ay may sakit yung kanyang anak, tapos nasuspende siya, awayin pa ng asawa, pwedeng ikamatay mo yun eh. Kaya itong mga ganitong issue, Chief, binibigyan ko ng attention eh. 1 month suspension, one year. Pero lilinawin ko, hindi naman ibig sabihin, nilelekturan ko kayo. Ang may problema dyan, yung enforcer ng regional office. Kung nilagay na dyan, may remarks siya dyan, accompanied by a licensed non-professional driver. No. Hindi na mapupunta itong paragraph na ito. Tama? O tapos, hindi ka na madagdagan ng trabaho. Yung simple na lang. So, basahin ko nga uli ang epilyado. Brother Jerry, picturean mo ito. Tatawagan ko yung regional director. Meron? O sige, brother. 15 minutes. Apo. Apo. Habang nire-resolve mo yan, may pera ka naman. Apo. Meron po. Mabuti. Absent ba kayo ngayon? Hindi po. Nagpaalam. Nagpaalam lang po. O, ulitin ko. Handa ka nang mamatay? Hindi. Hindi pa po. Hindi. Lakasan mo? Hindi. Hindi pa po. O, sige. Mag-helmet. Apo. Totoong mahal mo siya? Apo. O, dapat mag-helmet. Apo, sir. Thank you. O, sige, brother. Resolve mo yan. Sige po. Chief, okay na, ha? Apo. Hindi po yan naalis tayo dito. Mag-usap kayo ng adjudicator mo. Para... lecturean mo kaya si Chief. Hindi po. Mas magaling po si Chief. Thank you po. Siguro, alam mo, noon pa man, ilan taong ka na dito? 30 na. 30? Matagal na yung Marites eh. Hindi pa nauso yung Marites. Uso na yan, bro. Yung Marites. Dapat pag Chief ka, Marites ka rin. Makikipag-chismisan ka. Ayan, naiwang ka sa chismis. Mabuti si brother, adjudicator. Actually, eto, para maganda ang usapan natin. May record kami. Diba? Hindi ko naman totally hinuhusgan si yung enforcer ng regional. Pero malinaw na malinaw, base sa ebidensya, mali ang trabaho niya. Yan, may listahan kami sa opisina. First offense, okay lang sa akin. Pag nag-second offense, hindi na okay sa akin. Ibig sabihin, makikialam na ako kung kailangan tanggalin sa trabaho, dapat tanggalin. Siyempre, first offense, tayo naman lahat nagkakamali. Si Jefe, nagkakamali din. Late ka sa chismis. Ngayon, ngayon malinaw na sa'yo. Na kapag student permit ang dala, regardless kung non-pro or professional, authorized. Okay? Sige po. Brother. Anyway, walang kape dito. Ano? Meron po. Meron po. Meron po. Meron. Maupo po kayo. Ay, huwag na. Huli ka na eh. Hindi po. Hindi na. Nag-usap po kasi tayo kaya hindi po. Hindi, ma-resolve lang ito. Ma-resolve lang ito. Happy na ako. Sige po, sir. Okay, brother. Adjudicator, Brother Jerry, testingin ko kung talagang magaling to. May pulis.
yung truck loaded ng bigas. Brother Matt? Yes, po. Bigas? Hinuli ng police, overloaded yung truck. Walang timbang. Hindi tinimbang. Tama ang huli, hindi. Mali ano? Yes. Mali. Overloading po yung ano? Yung nilagay niya, overloading. Meron po kasi mga excess load. Overloading or excess load, walang timbangan, mali ang huli. Tama. Tama. O, yun. Pupunta namin, police. Dito rin sa Giginto. Mm-hmm. Saan po kaya hinuli? Dito, sa teritoryo ng Giginto. Brother, magaling to. Oo. Kaya lang, naka-permanent position naman. Naka-permanent position. Di ba, le? Mukhang tingnan kong guwit ng palad mo. Pinapawisan na nga po sa kabay, eh. Hindi, sir, magaling din, eh. Kumabasa pa lang kayo, congressman, eh. Mag-usap tayo. Kunin mo yung number nito. Yes, ko. Magkuha na kayo ng number, ha? Sige po. Hawakan mong kamay ko. Madam, ikaw. Sige po. Brother Matt. Thank you, sir. Church, miss ko. Brother, yung number mo, kukunin ni Brother Matt. Kasi tatawagan kita, hindi LTO services related to. No. Oh. Huwag kang kabahan. Ikaw, madam. May clue pa po kayo, eh. Nakakabahan ako, eh. Mm. Madam, mag-reduce ka ng konti. Mag-reduce ka. Ilan anak mo? Dalawa lang po. Dalawa lang. Ilan taon ang bunso? 22. Pero mag-reduce ka. Kasi ang stroke malupit. Malapit na po ang signal dito sa iyo. Ay, 2 years na lang, ano? Mag-reduce ka. Ano ang nakalimutan ko talaga? Kasi, iwasan mo nang kumain ng pork. Iwasan mo yung oily foods. Iwasan mo yung matatamis. Iwasan mo yung maalat. More on gulay. Fruits. Oo. Iwasan ang junk foods, iwasan ang soft drinks. Para pag nag-retire ka, wala kang problema. Di ba? Pangit naman na pag nag-retire ka, yung retirement pay mo, yung pension mo, pampa-hospital lang. No? Siyempre, advocate ako, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo. Pero pag may issue, may contest, parang confused ka, tumawag ka sa opisina. Para, kasi ang concern ko doon, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo. Ang concern ko doon, once na nag-recommenda ka, dapat tama. Kasi pag mali ang recommendation mo, kawawa yung biktima. Public service tayo, eh. Diba? Okay? Sir. Sige. Thank you. Babalik kami after 15 minutes. Tatawagan kita. Ah, sige po. Dahil iba yung ano ko sa kamay niya. Magkang kabahan. Malamig po eh. Magkang kabahan. O, oh, Chief, ha? Sir, paano po? Okay. Actually, sir, palabas na rin ako nun. May remit din ako sa bangko ng collection eh. Magbayad ka na. Opo. 1,500 para ma-resolve na yon. Matanggal na yung 3,000 plus suspension. Suspension po. 1 year yun eh. Ang opo. Bigat nun. Opo. Lumulatag ka. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Yung number ni Ardi, ha? Apo, tawag ako po ngayon. Let's go. Brother, stand by. Babalik kami, ha? Ito yung tawag namin. Thank you, sir. Ingat po kayo. Brother. Sir. Kuya. Kuya. Oh, sige. Ako na. VIP ka kaya. Yo,
Asap ko, sir. You are safe, sir. Bulacan. Ay! Pre, pagkira mo, pre. Pasa mo sa akin. Okay. Thank you, po. Thank you, po, Idol. Okay. Akbayan mo, oh, brother. Oh, yan. 1, 2, 3. Pidyo lang po, isa po. Nasaan? Dito lang. Salamat, sir. Ay, ko yan. Akbayan mo ako, kuya. Ang taas mo, eh. Thank you. Check mo ko yan, check mo. Brother. Thumbs up, kuya. Thumbs up. Brother, thank you, ha. Thank you, sir. Brother, thank you. Saan tayo nakaparada? Labas po. O, yung truck driver. Sir. Ano? Okay na po. Nakuha ko na po yung student. Papasalamat lang tayo. Hindi ka. Bilis, nasa si ano? Nasa team, di pa sumasagot si Andy, sir eh. Kung okay lang po ba yun na kanina ko pwede i-send ka pagka. Okay na, no? Sold. Ang bilis, ha? Wala pang 15 minutes. Ah, wala po ba? Uminom lang kami ng buko doon sa labas, eh. Tapos tumawag yung rider, okay na. Okay. Salamat. Naman po kabilis ang pagtapos. Akin na yung number ni Andy. Hindi pa po kasi sumagot. Ayaw sumagot? Hindi pa po eh. Ako ang tatawag. Yung happy na lang po kaya nung sa mga pero enforcer. Yung happy po ng law enforcer, nakausap ko na po. Okay, tawagan ko. Yan na lang po. Pati nga nung ticket? Hindi, sinurrender sa kanila, di ba? Opo. Ako. Ito na po. Meron din po sa sinulat doon sa ito. Akin na na yung ano? Ito sir, siguro sir, ano? Siguro, base dun sa ano ko, ano? Ngayon ko lang hindi kasi na-recall. Siguro po, nung hinuli siya ng enforcer, si sir, nag-usap na kayo na minan pro yung kasama mo, ano? Opo. Opo. Mali lang po talaga, hindi na ilagay na yung enforcer. Oo. Yun lang po yung na-ano. Kasi, pagtawag nila sa office, malinaw agad ang kwento, eh. Na nahuli siya, aware naman po yung bangka, angkas niya, walang helmet. At malinaw din na dahil student permit siya, nagpakita siya ng non-pro po. Non-pro ng lisensya. Malinaw naman eh. Ang problema ang doon sa enforcer. Din, sir, ang mali ko lang din dyan, sir. Hindi ko chinek yung pangalan na to. Ikaw ba ang nag-incognito? Sino nag-incognito? Ako po nag-incognito. Ikaw? Ako. Pero mali din yung enforcer.
Naglagay lang siya ng pangalan doon eh. Kahit po sana license dapat number. Dapat naglagay siya dito. Yan oh, remarks. Ako, ang driver, student niya. Permit, tapos accompanied by a non-professional driver's license holder. O di dapat, pag encode mo, wala nang problema. Di ba? Eh, ang nakalagay lang po kasi dito, SP. Eh, ang karana ko po, student permit lang yung gamit. Tama. Hindi naman po kasi valid na yun. Brother. Thank you, sir. Yep. Teka pala, may isa pa akong concern eh. Pati ng TOP. Yan. May problema ka sa akin. Hepe, halimbawa na huli ako ng January 1. Then, nagbayad ako ng multa January 20. Isosuspended ninyo ako ng ilang days? 30 days. Kailan ang simula ng suspension ko? Mula nung nahuli. Bakit alam nito? Yung nasa iba hindi nasa ticket po. Yes. Tinanong kita kung alam mo. Pero may mga nasuspende na mali ang pagkaintindi ng ibang LTO. Doon nag-i-start ang pagkasuspende kung kailan nagbayad. Sabi po nila ako. Yan po yung sabi nila. Yun ang sabi nila, ano? Pero kung pagbabasihan mo yung batas... Ganun po yung practice dati. Dati? Opo, yung naririnig ko po. O, e tinama na ninyo? Opo. Nako, doon sa ating mga kababayan na nasuspende ng 30 days dahil lumampas kayo ng 15 days bago magbayad ng multa. Kapag ang suspension ninyo ay nagsimula sa... Kung kailan kayo nagbayad, tumawag kayo sa ating opisina. Ipasususpende rin natin yung LTO na nagsintensya sa inyo ng mali. Nga pala, gusto po nating magpasalamat dito sa ating kapatid na chief ng LTO Giginto Bulacan at dito sa adjudicator nitong LTO Giginto Bulacan. Paglilinaw po, yung ating kapatid na rider ay totoo na may paglabag dahil ang kanyang girlfriend o ang kanyang angkas ay walang helmet. Yun po ang violation. At base po sa aming pag-uusap, dahil ang rider ay student permit ang dala, ang kanya namang kasama na girlfriend, backride niya noong mahuli, mayroon siyang non-professional driver's license. At sinasabi po ng batas, kapag ikaw ay student permit ang dala, pwede kang magmaneho na ang kasama mo ay may lisensya na non-professional or professional driver's license. Ito pong ating kapatid na rider ay sinamahan natin dito sa LTO para matiyak na hindi siya mapapatawan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi siya dapat masuspende ng isang taon. Napakahirap po na masuspende ng isang taon sa ordinaryong manggagawa. Mahirap ang walang lisensya, mahirap ang walang motorsiklo. Hindi po biro ang perwisyo sa katulad niya. Kaya po, inaksyonan po natin. Paglilinaw, hindi po natin kinukonsinte ang paglabag ng ating kapatid na motorista. At ito po ang aking, itong ating kapatid, yung kanyang girlfriend, tinanong ko po kung handa nang mamatay, hindi raw naman. Kaya sana, siya po ay mag-helmet na sa susunod na mga araw. At yung kanya pong boyfriend na rider, ay tinanong natin, ano brother, sabi mo, mahal mo naman ang girlfriend mo. Sabi mo lang, kung nagsasawa ka na, eh, kausapin mo na break na kayo. Ano? Joke lang naman. So yun naman po, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Nga pala po, paglilinaw sa lahat, hindi ito trabaho ng congressman. Ipinagpapatuloy lamang po natin ang ating advokasya. Yun lamang po, maraming salamat.